Hi guys! Magandang gabi. Gabi na po kasi mag 6 PM na. So 5:30 in the afternoon. Andito na lang po tayo sa ating portion na pinamagatang Chikahan with the Librarian. At syempre, pag may Chikahan with the Librarian, hindi mawawala ang Clemente. Syempre, yung Clemente na to, mga isang taon na dyan. Pwede pa naman kainin, why not? Coconut? Eh, sayang, eh, kasi magtapon kayo guys, ah. Pero syempre, joke lang yung isang taon na dyan. Mga ano lang naman, mga 12 months, ay joke. Mga 3 days ago na siguro to, eh. Pero pwede pa naman siya kainin, guys. Sayang, eh, huwag magtapon, daming nagugutom sa mundo. Huwag mag-eksena ng pagkain. Ay ka nga. So, yun guys. Ang ating topic for today ay paano nyo sasabihin sa isang tao na bukas ang kanyang zipper. Yun. Kasi marami mga insidente dyan. Ako marami akong, hindi naman marami, mga iilan na encounter ko na may mga nakakasalubong ako na bukas ang mga zipper. Uy, siguro yung pantalon, ay di lang naman yun, dalawa lang naman yan, uy. Either yung pantalon ay lumiliit o siya yung lumalaki. Ayan. O pwede din naman kakamadali, nag-uwi-uwi. Ngayon, hindi na naisara ng mabuti. Mga ganun. O siguro, hindi naman kaya, nag-uwi-uwi. Tapos si narinig ang boses ni Mrs. O siguro may tumawag si Mrs. Diyos ko, edi siyempre, hindi na. Pag si Mrs. na ang tumawag, di ba? Pati pagkataas ng zipper, malilimutan na yan. Ano ganun, guys? Pero siyempre, may mga insidente naman talaga na hindi nila alam. Sinisipon na naman ako, guys. Eh. For example, yung boss nyo, masungit. Lagi na kasi mangot. Kahit nga magkasalubong kayo sa isang daan, pilit mo siyang iniiwasan kasi takot ka, kasi amo mo, boss mo niya, masungit. Lagi nakakalubot ang noo, mga ganun. Yung isang sigaw lang, nako, tamimi kayong lahat, mga ganun. What if nakasalubong niyo siya isang araw, isang umaga, nakasalubong niyo si amo, si boss? Bukas ang kanyang hinaharap. Sasabihin mo ba? Itakot ka nga? Takot kayong lahat sa kanya? Sasabihin mo ba? Boss, sir, mawalang galang nga. Wait lang. Tapos sabi, taas mo yung zipper. Mga ganun kaya ang gagawin nyo, guys? Or, ignore. Naku, ang sungit naman niya. Hayaan mo siya mapahiya. Mga ganun? Hayaan nyo lang ignore. Hayaan nyo yung siya mismo makadiscover na bukas ang kanyang hinaharap. Or pwede din na i-diplomasya. For example, magandang araw po sir, magandang araw po boss, may nakalimutan po kayo yung kinabukasan ay nakasara pa po at may nagbukas nito. Siyempre, anong kinabukasan yan? Nasa may bandang baba lang po. Mga ganong tirada. Siyempre, titingin nyo sa baba o ma-realize na bukas ang kanyang hinaharap, bukas ang kanyang zipper. Ganun. Pero kung ako, ignore ko eh kasi masungit nga. Dihayaan ko siya. Mga ganun. May joke. Siguro, depende siguro. Pero siyempre, pag halimbawa kaibigan ko, nakita ko ngayon bukas ang kanyang zipper, eh sasabihin ko siyempre agad. Sasabihin ko siyempre, ay, nagmamadali. Sabi, siyempre, magano yun? Oy, bakit mo alam? Hindi nakapag ano ng zipper. O mga ganun. Siyempre, sa paraan, hindi siya nahihiya. Tapos na-realize, ay, oo nga. Salamat ha. O, siyempre, ganun. Ako, nangyari sa akin yan. Yung akin ang bukas. Kaya guys, kaya din yan kaya minsan. Tapos yung kasamahan kong lalaki sa trabaho ang nakakita. Buti nila mag-close, na-close kami. Kumarimal. Tapos sabi niya sa akin,
Nagsiserve-serve na ako ng mga kape. Siguro yung mga sugar, hindi rin siguro napansin kasi nga, busy sa pagtutok ng mga ng, ano, machine. Siguro, ay, walang pake yung machine, yung katutok, konsentrasyon. Tapos balik na naman ako. Tapos nung tumayo ako, dumating yung kasamahan ko. Sabi niya, halika dito, dali. Tapos sabi ko, bakit? Sobra pa akong ano, bakit? Tapos ang sipir mo. Pero hindi siya nakatingin doon sa, ano ko, pero nakatingin siya doon sa may, ano, yung zipper mo bukas, sabi ganun. Simple, yung zipper mo bukas. Sus ko, kahit close ko siya, napahiya ako eh. Nakakahiya din kayo. Tapos diba yung ang ganda-ganda ng ano mo, ngiti, nakaano, ganda-ganda mo, nakapostura ka, yung zipper mo pala yung bukas. Diyos Maria, parang yung tinatawag na bukas, parang karinder yung bukas 24 hours a day. Ano yan, 7-11 lang, mga ganun. So pag halimbawa naman guys, hindi mo kilala. Kunyari, nakasalubong, nakanyari din sa akin yan. Kasalubong, naka-Amerikana, naka-necktie. Tapos na niya, hindi ko siya kilala. Tapos yung nakaupo lang ako kasi uminom ako ng kape. Basta bata dito na yan, dito na yan, dito na yan sa lugar ko. Uminom ako ng kape, tapos pero nagkilala ko siya sa mga mukha lang. Kasi kami kasi doon sa cafe bar na yon, parang halos magkakilala sa mga mukha, pero hindi talaga kilala sa ano, yung may pag-uusap na nangyari. Kasi mga regular customer nga, ika nga. Tapos nakagrabati siya, tapos ganyan. Paupo siya dun sa mesa na katabi ko, nakita ko bago siya umubukas yung kanyang sipir. Pero hindi ko siya nakilala. Tapos nung, siyempre pag nakaupo naman, hindi man makikita, di ba, kung bukas. Inisip ko, ano pa naman siya, lawyer? Lawyer siya, tapos inisip ko naman, baka mapahiya siya, o di kaya baka naman i-bless ako ni Lord kasi nakagawa ako ng mabuti ngayon na sabihin ko sa kanya na bukas yung kanyang hinaharap. Tapos nag-ano po na ako, nag-tawag nito, nag-kumuha muna ako ng lakas ng loob. Yan na, tapos na ako nag-inom ng kape, pinuntahan ko na siya. Siyempre, kilala naman sa mga mukha, sabi ko nga, parang yung ano mo bukas, yung zipper mo. Bago umupo, parang nakita ko yung zipper mo bukas. Tapos tinignan niya agad, sabi, oh, tama ka. Oh, salamat ha, salamat ha. Ganun. Tapos nun, siyempre bumalik na ako sa mesa ko. Kaya ako lang mag-isa noon. Wala pa si Darling, parang inante ko, si Darling ko noon. Tapos si, alam mo ba nangyari? May dumating sa akin na drinks. Diba? Mamahal eh. Kasi nakikita din naman niya, umiinom ako ng beer, umiinom ako ng... Basta, pag regular ko sumagasa, nakikita mo kung anong iniinom niya at anong iniinom mo. Oy, binigyan ako ng another coffee. Pero coffee na special. Ayun. Tapos si sabi nung ano, binigay ni... Uy, salamat ha, pero wala, di naman dapat mo gawin. Mga ganun. So, hindi para pagkatapos noon, ayun. Medyo close na, nagkausap-usap na, mga ganun-ganun. Parang ano lang, oh ha, ano mga kumusta, mga ganun. Sa inyo guys, halimbawa for example sa inyo mangyari, yung amon nyo masungit, nakita mo ngayon bukas ang sipir, sasabihin mo ba? O hayaan mo na lang? Kasi masungit naman siya. At for example naman, kaibigan mo, close mo, siyempre hindi naman tayo mahiya, no? Pagka close mo, siyempre sabihin mo agad kasi ay mo siya mapahiya, o protektahan mo siyempre kasi kaibigan mo, o diba? Ngayon for example, kagaya ng sa akin, kaya nyo bang sabihin, halimbawa nasa lubong lang, ganyan. Tapos gaya, ito pa, nangyari din sa akin, iba naman to, yung isa nakaupo bago siya umupo, nakita ko, ito talaga is hindi. Nagkasalubong lang talaga sa daan. Tapos nakita ko malayo pa, babae siya. Tapos nakita ko na bukas ang kanyang zipper na kanyang pantalon. So parang nakita ko siya na bukas, lumampas pa ng konti. Sabi ko, na-realize ko, sabihin ko siguro kasi maganda pa naman siya. Uy, tapos hindi niya alam na bukas yung zipper. Tapos parang binalikan ko siya, hinabol ko pa siya ng very light. Sabi ko, excuse me, parang yung zipper na bukas. Tapos nakita, oh, salamat, salamat ha. Pero parang napahiya siya, pero nagpapasalamat siya kasi siguro baka nga sa bahay pa lang, bukas na yun, tapos walang may lakas ng loob na sabihin kasi maganda naman talaga siya. Uy, magandang babae talaga, as in. Pero mabait kasi yung maamoy yung mukha niya, kaya nag-concern ako. Pero siguro kung medyo salbahe o medyo arrogante ang mukha, siguro hindi rin ako magsasabi.
Kasi pero kung ano kasi siya friendly, tapos eh yung mukha niya mabait, mga ganun. Kaya naglakas, hinabol ko talaga siya as it. Tapos nagulat pa siya. Ha? Nagulat pa siya tapos binulong ko lang na nakita ko yung zipper mo bukas. Tapos sabi niya, ay salamat, salamat ha. Tapos yun. Parang binaba niya yung bag niya tapos sabi angat doon sa zipper. Hindi. Ba mga ganun guys? Sabagay iba-iba tayo ha. Pero sa inyo, kung sa inyo mangyari yan, ano yung mga action na inyong gagawin? Kagaya ba nung sa akin o magkaroon kayo ng ibang ano naman sa inyo, ibang strategy naman. Yung asawa ko rin minsan, pero isang beses lang na nakita ko siyang bukas. Pero siyempre asawa ko yun, ha? Ako pang ang nagtaas. Nataka, siyempre mo bukas, o sabay ang mat. Siyempre asawa ko yan, protektahan ko siya. Siyempre kaibigan natin, sasabihin natin, pero pag, paano pag hindi ninyo kaibigan, tapos si amo nyo, o di kasama nyo sa work, o di kaya kakilala lang, hindi kayo masyadong close, nakita din nyo ngayon. For example naman, waiter, ba? Nagsiserve, friendly, kita nyo bukas, sasabihin nyo ba? Siguro kung waiter na po si friendly naman, tapos alam mo yun, sasabihin ko siyempre agad. Kasi ay kung siyempre yung tao hindi alam, at least alam niya. At least may taong concern sa kanya na ano. Kasi parang embarrassing kasi naman yan. Eh? Na bukas ang zipper mo, tapos si ngiti-ngiti ka, tapos hindi mo alam, nakabukas na. Di ba nga? Oh. Tapos pagka naman ano, para hindi mapahiya, daanin sa joke. Daanin sa medyo konting biro. Pagkalimbawa, kakilala mo lang, hindi mo masyadong close. Uy, tumaba ka. Uy, grabe ka naman. Ba't mo na nasabi? Lumiit ang pantalon, pumuputok ang baba, bandang harapan, mga ganon. At least hindi, parang hindi awkward yung sitwasyon kasi nagbiro ka o at alam na bukas yung zipper. O dun sa mga paraan na nagjo-joke ka na hindi naman medyo ano sa kanya. Yung medyo hindi naman masyadong nakakaya sa part niya. Ayun guys! Ay nako, ayan na naman. Mahaba na naman aking cheka. Yung Aunt Clemente as usual, hindi na naman nauubos. I-reserve ko siya sa next kong episode. Ayan, magtipid tayo guys. Huwag magastos. Ha, huwag mag... Oh guys, sinasabi ko sa inyo. So guys, hanggang dito na lamang po. Laging paalala ninyong lingkod. Bago mag-YouTube. Hoy, asikaso ng mga bata. Kailangan nakakain sa tamang oras. Si Mister. Kailangan nakakain. Mga bata na paliguan. Si Mister na paliguan. Bago mag-YouTube. At least, pag si Mister nakakain, mga bata na ayos. Si Mister na paliguan na hayaan kayo ngayon ni Mister mag-YouTube na mag-YouTube ng bongga. Kasi naayos ang mga bata. Naayos. Nakaligo na si Mister. Mga ganon. O diba? So hanggang doon na lamang po guys. Laging habilin na inyong lingkod. Habang buhay may pag-asa at may mapapangasawa. Bye guys! Flying kiss, Uncle Lubs. Mwah! Bye!